since kailang oras na rin ba tayo? Tatlo na yata, lampas tatlo na. Oh. Ano, ito lang, kasi since nabag, balik lang natin, since nabanggit mo yung mga nagre-reunion, kasi laging may ano eh, hindi na, since nag 2000 yata, at tinatanong na ng mga tao to, magre-reunion ba ang Rivermaya? Paano magre-reunion yung hindi naman disbanded? Ah! May bagong river. I mean yung ano, sa bagay yun, no? Magiging technical na, paano nga yun? Kung kayo hindi nyo maisip, kami lalong hindi namin maisip. Oo nga, kasi merong current lineup ang Rivermaya. Actually, alam nyo, ganito na lang yan. Mm-hmm. Kasi, maraming may gustong mangyari yon, di ba? Okay. Unang-una, aling version ng Rivermaya yung gusto niyo mag-reunion? Mag-sama-sama. Maraming versions ng Rivermaya eh. Di ba? Depende kung anong taon mo sila na-discovery. Right? Okay. So sabihin na lang natin gusto niyo yung lineup ng first album. Eh di napaka-iksing concert nun. Sampung kanta. Sampung kanta. Di ba, napaka-iksing concert nun. Okay. Sige. So, isa yun. Okay. Ngayon, pangalawa, hindi motivator ang pera. Hindi motivation ang pera. Dahil maraming interesadong mag-finance nun. May iba, alam mo yan, I'm sure meron ng kung ano-anong offer na yung dumadating. Diba? Ako, I can't confirm or deny or anything. Dahil wala, ilabas ako sa sirkulong yan eh. Okay. Diba? So, pero I'm definitely meron na nga. Merong mga offer na ganun. Okay. So, kung hindi pera yung magmo-motivate, eh ano? Di ba? Ngayon, nung umalis ako ng Rivermaya, masama loob ko nun. Ha, talaga? Oh, masama loob ko nun. Bakit? Kasi alam mo 'yun. Eh maraming may mga nangyari, may mga sinabi, may mga ganun. Anyway. So, masama loob, like with any breakups, masama loob mo 'yun. Okay. 'Di ba? Para kang nakipaghiwalay sa sa taong mahal mo. Oo. 'Di ba? So ganun. And then for the next 15 years or so, hindi ako tumugtog ng Rivermaya na kanta. Wow! As in, okay. Never. As in, wala. Mm-hmm. As in, ang siguro, nagsimula lang ulit ako tumugtog noon, naging komportable ako ulit tumugtog ng Rivermaya. Nung nilabas ko yung tutorial ng Awit ng Kabataan sa YouTube. So, 2011, so from 1996 to 2011. Okay. hindi ko tinugtog yung kantang 'yan. So, yung mga kantang 'yan. So the breakup was really bad, I would presume, or not so bad pero bad enough. Hindi, ganito. Okay. Hindi, basta alam mo 'yan. Basta hindi masaya. Okay. Mm-hmm. And then so 2005, 2006, 2011, 15 years, no? Mm-hmm. Tama ba math ko? 1996 to 2011. 96, 2006, 10 years. 17.
Hindi, 15 nga, 15. 15 years. Okay. So doon lang ako naging komportable uli na kan. Mm-hmm. Yeah. Tumutuloy ng Rivermaya at tatabi ko uli 'yon. Mm-hmm. Okay. Ngayon, So kung hindi pera ang motivator, ano yung pwede maging motivator nun? Di ba? Kumbaga, sa akin, how about the fans? Not necessarily. Mm-hmm. I don't think so. Oh, okay. I don't think so. Ngayon, ito na lang. Kasi, ang perfect na opportunity para magsama-sama kami is nung 2016, yung gig ko sa 19 East. Mm-hmm. Doon naman nagsimula yung possibility eh. Mm-hmm. Dahil yung nangyari sa 19 East, gig ko yun eh. Okay. Tapos in-invite ko sila. Oh, okay. Lahat? Samahan ako sa... Oh. Yung buong, yung first ano? Yeah, yeah. Ah, oh, cool. Okay. In-invite ko sila. Na, may mga video sa YouTube. Mm-hmm. Umoo, si Rico, si Nathan, si Mark. Mm-hmm. Si Bamboo, hindi raw siya pwede. Okay. So kaming apat, tumugtog kami. Mm-hmm. Sa 19 East. Mm-hmm. Tapos ang dami nagalit. Bakit hindi nila alam? Bakit sa maliit na lugar? Bakit ganito? Bakit ganito? No. Bakit ganun? Mm-hmm. Diba? Hindi naman reunion yun eh. Gig ko yun eh. Mm-hmm. Guest ko sila. Diba? Okay. So ngayon, kung hindi motivator ang pera, pwede maging motivator is nostalgia. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Kasi may chemistry yung first lineup na yon na undeniable. Oo. Definitely. Diba? Naramdaman namin yun nung nagtumugtog uli kami. Actually, nung tumugtog kami, hindi kami nag-rehearse. Doon lang kami nakita sa stage. Talaga? Oo, naman. Naka pitong kanta yata kami na. Wow! Diba? Mm-hmm. So, kaya nagkaroon ng fun. So, yun yung perfect na time. Kasi, hindi factor ang pera. Diba? Tapos, mm-hmm, para sa fans yun, diba? Hindi malaking lugar, special na event, maganda yung venue, maganda yung kan. So, yun yung perfect time na gawin yun dahil that was all about us. Mm-hmm. Walang ibang extraneous na influences, kumbaga. Okay. Okay. Eh, hindi nangyari. So, ibig sabihin, hindi pa ganun kalakas yung nostalgia para maging yun ang motivator na magsama-sama kami ulit. Was there bad blood between Hindi ko na alam. I can't say I can only say for myself. Mm-hmm. Right? Pero sa kanila hindi ko You can't speak for them. Oh, sila na yun eh. Wala na ako noon eh. Oh, I see. Nung umalis si Bamboo, wala na ako noon. Umalis si Rico, wala na ako noon. Sabagay, yun nga, no? Di ba? Pero after nung 19 East, bumalik si Nathan sa Rivermaya. Mm-hmm. Then, andun ngayon si Nathan, si Mike, tsaka si Mark. Sila yung current Rivermaya ngayon. Mm-hmm. And then, last year, ginawa ko ng paraan para dumating sila dito sa US. Nag-tour kami, nag-shows mm-hmm. kami. Dito, kaming mm-hmm. apat, Rivermaya with Perf De Castro. Oo. So yun. I mean, it's I guess wala pa dun. Where everybody's not on the same page yet. Mm-hmm. Yun ang kundan. So yung mga magtatanong, 'di ba? Paano anong gusto niyo mangyari? Mm-hmm. First songs lang na first album yung gagawin. Ganito. May current lineup sila, 'di ba? Tapos bali ang main ang oh nga no. Nga no. Sasabog utak mo, kakaisip 'yan.
Kasi parang ano eh, parang kasi ang problema kasi is the band is still there. Parang pag sinabak mo na yung concert is tapos si Bamboo yung singer. Parang nakabastos naman sa current singer ngayon, 'di ba? Parang ganun yung yeah. ano eh, 'di ba? It's a syempre kung ako yung bagong yeah, singer, 'di ba? Parang Isipin mo 'yun. Ano, alam mo 'yun kasi yung gusto niya yung ako maggitara tapos si Mike. Oo nga. Eh kung tutusin si Mike mas legit na member ng Rivermaya din mas matagal. Oo. 'Di ba? Mm. Oo. Hindi naman tama 'yun. Oo nga. Kaya nung nag-tour kami dito, hindi ako part of Rivermaya. Rivermaya with Perf De Castro kasi sila 'yun. Tapos parang kan ako. Kasali lang ako sa bill. So, mayari, Rivermaya with Per frequent. Oo nga, no? tapos, ano mangyayari na mag-aalisan sa kanta? Oo nga, no? Ano? Siguro, kung lagyan natin ng cut-off, Rivermaya 20 at 90, anong nagsimula ako? 96? Oh, eh, sige, lagyan mo na. 96 to 2004, let's say ganun. Oh. Tapos parang pagdating ng awit ng kabataan, biglang dating si Perf, 'di ba? tapos biglang tuwa ko na 'yun, 'di ba? Paano naman 'yan, 'di ba? Paano yung mga kantang kinanta ni Rico? Oo nga. May mga fans din 'yun. Mm. Tapos 'yun, syempre, pag hindi natugtog 'yon, parang bakit hindi niyo kinanta to? No, nga no. tapos pag nag-duet sila ni Bamboo doon, parang iba yung ano, parang 'di ba, hindi naman ganyan 'yun. 'Di ba? Yeah. Oo, nga no. Duet sila. Oo. Duet sila. Mm. Yeah. Pero alam mo 'yun? Ngayon, logistical nightmare 'yun. Mm. Okay. At saka hindi pa factored in doon yung mga kanya-kanya mga management. Oo nga no, sa management pa lang. Kasi hindi naman papayag yung Rivermaya, yung current management ng Rivermaya na ano eh, na gagamitin yung pangalan tapos hindi kasama yung lineup na ano, 'di ba? Si Mark at Nathan na lang ang natitira, 'di ba? Tsaka paano yung mga ibang umalis? Mm. Ano ba, wala bang let's say si ano, ay kaso hindi rin magandang example kasi magkakaaway din sila eh, si yung Journey, di ba nakailang palit na sila ng ano pero Journey, sinisante yung drummer tsaka yung bassista. Di ba? At saka diba? hindi sila magkagalit sila kay ano eh, kay ano pangalan to, si yung singer nila na simula Perry. Steve Perry. Tapos ayun, pero alam mo 'yun, hindi ko sinasabing hindi mangyayari. Oo. Pero napakahirap. Napakahirap. Kailangan isipin. At saka it's not up to me. Okay. Ang daming kan. Alam mo 'yun, every hour meron kailan kayo magbasa, maulit, gawin mo na, make it happen. It's not up to me. Oo nga. Hindi ako yung may, ano. At saka parang mukhang walang ano eh. Sino ba yung, si, ano pangalan ulit nung ano? Nung, Nikki ba? Yung manager nyo na sumula? Siya pa rin ba yung manager ngayon? Hindi na ngayon. Hindi na siya. Hmm. Ayan, mga tol. Ano, pag-isipan nating mabuti kung paano ang kailangang gawin, 'di ba? Hirap nun. Eh kung 3 nights, 'di ba? Parang kasi okay na ako sa 10 kanta, sa totoo lang. okay ako doon. Ako pupunta ako sa 10 kanta ng ano, yung Rivermaya album. Ang ano nun, ang lapit nung ano, ang paborito kong track dun, yung ano eh, yung 20 million eh. Hindi nyo na-release. Bakit hindi nyo na-release yung 20 million? Ang ganda nun. Kasi hindi kasama yung buong banda. Oh, okay. Pero ang ganda ng kanta ngayon.
Tsaka, may kuwan ako nun ah. May instrumental version ako nun sa sa channel pa. Nakita mo yan? Oo, nakita ko yun. Nakita ko. Ayan, mag-comment kayo ng suggestions kung paano mangyayari ang reunion. Oo nga, no? Kasi pag hindi reunion yun. Oo nga. Reunion. Kasi reunion eh, di pinatay niya yung current Rivermaya. No. Yun yung... Tama. Current sila eh. Nanalo nga ng Awit Awards last year eh. Ooh. Oo, para nga. Sa Manila, di ba? Oo nga. So, hindi sila washed up. Relevant sila. Yan yung sinasabi ni yung sinabi mo kanina na sinabi ni Mr. C na attached ka dun sa musika ng henerasyon mo. Kasi parang sa madaming tao ang Rivermaya pa rin is Bamboo, Rico, you, Nathan and Mark eh. 'Di ba? Madaming actually, ano, mas marami yung Rivermaya eh, silang apat lang na hindi ako kasama. Ah, oo, pwede. Oo nga. Kasi mas marami yung na yun ang tingin nila sa Rivermaya. Kasi mas malaking hit yung second album kaysa sa first day. Yung trip tsaka yung mga kasunod. Mas malaki yung naging reach na eh kaysa ng first album. So yun yung kwandan. Yun yung tagita. Yun yung tricky doon. Tapos nung si Rico na yung kumakanta, di ba nag Southeast Asia sila noon? Mm-hmm. So sa Singapore, Malaysia, Indonesia, ang Rivermaya na kilala nila ay si Rico yung si kumakanta. Si Rico. Mm-hmm. Oh. So, paano naman yun? Ano? Kasi dapat magpapalit ng pangalan kada lineup. Hindi naman pwede magpalit ng pangalan pala. Tama. Kasi alam mo yun? Kasi yung Rivermaya entity na yan eh. Totoo. Di ba? Parang journey. Bakit? Ngayon, ang journey na lang, si Neil Sean na lang ang original dun eh. Talaga? Oo nga. Journey pa rin sila. Oo nga. Di ba? Hindi naman original si kasi yung keyboardist, Jonathan Cain. Ah, talaga? Hindi pa. Kala ko silang dalawa. Hindi. Pero si Jonathan Cain yung nagsulat ng mga pop na hits. Ah, oo. Yeah? Pero yung sinisanti nilang dalawa, yung bayista, original yun. Sinisanti niya. Bumalik, tapos sinisanti ulit yata. Parang ganun eh. Napanood ko yung documentary. Oo. Hindi, walang documentary. Parang 2 months ago, sinisanti niya. Ah, okay. Baka luma na yun. Diba? So, yun. Diba? Bon Jovi. But Bon Jovi pa rin sila. Kasi nandun pa rin si John Bon Jovi. Si Samboro ba? Wala na. Wala si Richie. Wala na si Richie Samboro dun. Diba? Guns N' Roses. Hanggat nandun si Axel tsaka si Slash, Guns N' Roses. Oo nga. Oo nga, no? Metallica lang matibay talaga, no? At least, parang... Gano'n na pakatagal yung huling, yung recent lineup nila? Parang 10 years na rin si 10 years na rin si Trujillo doon. Mhm. Yeah. Sabagay, so, no? Mm-hmm. Metallica, Chili Peppers. Oh, Chili Peppers si Anthony Kiedis kasi kwan din 'yan. Flea. Mm-hmm. Sila lang yung constant. Ayos. Yeah. Green Day. Green Day. Tatlo lang sila eh. Oo. Siguro sila yung pinaka ano, yun ang pinaka matibay siguro kasi tatlo lang silang nag have to deal with each other. Eh yung Stones pala. Pero ang alam ko sa Stones hindi na sila nag-uusap eh. Parang mas Stones. Ang Stones original na lang doon is yung si Keith, si Mick Jagger, si Keith at saka yung drummer Charlie Watts. Oo. Bassista, iba na. Ay, iba na ba yung bassist? Si gitarista. Oy, iba na, wala na. Retired na yun si Connie. Oh, okay. Sige, at pangalan nun? Nalimutan. Ron Wood. Ron Wood nga ba? Gitarista yun. Oh. Ay, nga, no? Hindi siya original. Matagal na siya doon, pero hindi siya original. Oo nga. Iba pala yung bass. Diba? Ayos. So, yun yung kandun. Anyway, so, and yun, isa yan sa mga tanong na hindi ko masasagot.
No, nga, no. I don't think pero right now siguro ang isang gustong malaman din ng mga tao is yung are your relationships still yung sa okay ba kayo, are you do you still communicate not okay na ako. Oh. Ako okay na ako. Okay. Lumipas na yung enough time has passed na kaya ko nang pakawalan. May oh. Yan, so yan. Ay, matanda na tayo eh. Hindi na, tama. Dapat hindi na healthy panghawakan yung mga ganung grudge. Anong mga differences in terms of what ang mga parang naging reason mo para to para umisplit? Hindi ko na maalala. Creative attitude, no, ganyan. More creative, oh. Kasi nung technically nung sumali ako, nakasulat na yung mga kanta eh. Tapos nung second album, nung nagpe-present na ako ng mga kanta, eh hindi ko ano eh. Hindi tugma. Hindi mag-jive. Ayan. So, okay. Sa bagay, oh. Marinig mo naman eh, kung ano yung nilabas nila tsaka yung nilabas ko sa Triaxis, magkaiba. Oo nga. So, oo nga. Diba? At saka pag so, lumipat ka nung, yung, pag pinakinggan mo yung texture nung first album to, tapos yung sumunod, second album, iba yung ano eh, iba yung tunog eh, iba yung maganda pa rin kasi genius din naman talaga si Rico Blanco magsulat ng kanta, di ba? So si Bamboo, tangin, ang galing kumanta talaga. Iba, one of the best singers na ano. Tapos and the band is yung mga bassist, idol din sila nila si ano, si Nathan, ano, ganyan. And I'm glad na ano, at least whatever, pero were you able to ano, umabot ba sa time na parang nagkaroon kayo ng you were able to sit down and talk about it and give closure or not yet, it hasn't happened pa? Yun na yun eh, yung 2016. Ah, yun na yun. Sayang wala si Bamboo. Tapos noon, few months after, nung pagbalik ko dito, nagturo si Bamboo sa... Tumugtog siya dito sa LA. Mm-hmm. Pinuntaan ko siya, nag-usap kami sa backstage. Tapos yun. Ah, okay. Ah, so, okay naman kayo? Ako okay na ako. You can't speak for them, doon sa iba. No, I can't speak for them. Right? Okay. Bala sila doon. Hindi ko alam kung ano yung mga detalyes ng kanila. Ako, basta ako okay na ako. No, that's great. Yun. tapusin natin to na anong tanong? Anong oras na ba diyan? Mag-aalas 12 na. Alas 12. Oh, sige. So ano naman, yun na lang. Siguro ay anong what would you like to say to ano, to mga idol na umaidolize sa'yo and also yung mga fans mo na lang and alam mo yun, mga na-influensyan mo at saka mga na-touch mo yung buhay. Me, included. I'm one of the, kasi the moment that I exposed myself para mag-perform, nawala yung ano eh, nawala yung pagiging mahiyain. I wouldn't be sitting here doing this podcast probably kung hindi nangyari yung ano na yun. So those are, and hindi mangyayari yun kung hindi nyo sinulat at ni-record yung mga kanta na yun, di ba? And it's you have kumbaga, whether you realize it or not, you are part of Philippine culture and history,
And ang bigat, 'di ba? Pero totoo eh. It's true. That's what yun yung isang amazing na ano eh, parang nagtitrip lang kami dito tapos ha, ano pinagsasabi mo? Diba? Is it that? Siyempre, I'm very grateful mm-hmm. and glad na maraming nakagusto ng mga ginagawa namin, mga ginagawa ko. Mm-hmm. Lahat ng na-produce namin na creative content, yung creative output. Personally, I'm very glad na maraming ganun. Tas glad din ako na kung ano yung naramdaman ko nung nagsisimula ako, na ipamahagi ko yun. Mm-hmm. To the point na ano yun, every time may nagsabi sa akin na, oh, ikaw dahil lang kung bakit ako nag-gitara. Oh. Mm-hmm. Okay. Salamat at saka sorry sa'yo. niligaw kita ng landas. Alam mo. Oh. Pero yun nga, tsaka para sa akin pagpatuloy lang nila. Mm-hmm. Kung mahal nila 'yung music, pagpatuloy lang nila. Even if it's not something that you do full time. Mm-hmm. I'm glad that it's a part of your life. And so, yun yung importante kasi kailangan nating lahat yun eh. Hindi yes. lang alam yun, hindi lang yung mga pinamamahagi ko pero lahat ng music na pinoproduce ng lahat ng mga artists uh-huh. kailangan nating lahat yun. Yeah. History yan eh, di ba? Kung ano yung kumbaga tatatak sa personal history ng isang tao yung mga musika na encounter nila sa buhay. Yeah. At saka ongoing 'yun. Mm-hmm. Ongoing 'yun. Kasi tumutugtog pa rin naman ako eh. Mm-hmm. Hindi ako na stuck sa 1994. Mm-hmm. Okay. Hindi ako kumbaga patuloy lang 'yun. Yung mga may mga nagko-comments bakit alam mo 'yan? Bakit hanggang doon din lang daw ako? Okay. Hindi naman. hindi naman eh. Hindi nyo lang alam ko ano yung pinagagawa ko. Oo. Or hindi sila nag-bother para alamin ko ano yung mga ginagawa ko. Oo. So, hindi ako yung stuck. Oo. Well, obvious naman. Tignan mo lang yung ginagawa mo ngayon. I think you were doing really well. Patuloy lang. And then, hanggat kaya ko, maglalabas pa rin ako ng ilalabas ko kung ano yung mga gusto ko ilalabas. Hmm. Are we makakapag-expect ba kami ng mga bagong records and albums from you? This Rock Stallion, solo? Yeah, so Rock Stallion, tapos yung mga solo. Actually, yung YouTube ko, meron ng mga preview ng mga gagawin kong music. Usually yung mga background music ng mga videos ko, mga kanyan eh. Mga works in progress. Mm-hmm. So malamang within this year makakapaglabas ako ng albums. Mm-hmm. So or at least singles. Kanang yeah. Abangan niyo na lang. Yeah, we're looking forward to that. Ayos. Oh, yan. Pero hindi yun yung pana, hindi magiging Awit na Kabataan Part 2. Oh. Hindi yung magiging ganun. Or 215. hindi ganun yan. Huwag na i-expect yan. Oh. Well, siguro if anyone who's watching your career na who kept on na nanonood ng YouTube channel mo, alam naman siguro nila na ganun yung, diba? And actually,
parang hindi mo rin masasabi, no? Pero I suppose, basta mahal ka ng mga Pilipino, perf, yun lang. Oo. Oh. Mahal ko rin kayo. Oh. I suppose, we can just do this again some other time, hopefully. Oh, sige, subukan natin ulit. Yes. Pag meron na uling mapapag-usapang iba. Oo nga. And hopefully, pag natapos na itong pinagdadaanan natin sa mundo, I get to meet you in person. I'm looking forward to that. And hopefully, we can... Pag makabisita uli ng Pilipinas. Yes. Usually, every other year ako umuwi. So yung rotation dapat this year. Kaya lang, alam mo na. Mm-hmm. Walang pwede umalis eh. Oo so, nga, yeah. Pwede lang muna. Virtual na lang muna tayo. Yeah. And again, this podcast is dedicated to the frontliners that are fighting for our civilization. You are, alam mo yun, kumbaga parang hindi nila naisip na parang they're gonna become heroes, pero they are our heroes right now. Mm-hmm. Pag nakatira kayo malapit sa ospital, lumabas kayo ngayon, tapos palakpakan nyo sila. Oo nga. Para mag-show ng appreciation. Oo nga. Kasi hindi natin nagagawa yun eh. Masyado natin naisip kung ano lang yung ginagawa sa atin eh. So feeling natin ngayon, nakakulong tayo, pinipigilan tayong gawin yung mga gusto natin. Mm-hmm. Hindi naman ganoon 'yun eh. No. Hindi naman ganoon 'yun eh. Kailangan natin gawin 'to para mapangalagaan ang karamihan. Mm-hmm. 'Di ba? So kailangan alagaan natin yung isa't isa. Tsaka appreciate natin sila. Appreciate natin yung isa't isa habang nandito tayo. At least that's a takeaway na dapat matutunan ng lahat sa nangyaring to eh, no? Lahat pala ng mga ginagawa ng mga tao may silbi talaga at naapektuhan ng buhay mo in ways na hindi mo mapapansin in normal circumstances. Yeah, exactly. Mm-hmm. At saka apektado tayong lahat. Like yes. Like personally, meron akong mga malapit sa akin na tinamaan ng sakit na to eh. Oh man. Alam mo yun? Mm-hmm. So, tapos na pwede naman sanang maiwasan, but then hindi, kasi nung una hindi sineryoso. Oo. But kailangan natin seryosohin to ngayon. Mm-hmm. Otherwise, babagsak lahat. Yes. It's a very real. Parang it's a very real na ano eh. Mm. Oo. Tsaka mga gitarista, huwag kayo matakot maghugas ng kamay. Hindi totoo ang pasma. Hindi totoo yun. Mas importante maghugas kayo ng kamay tsaka kailangan maging malinis yung kamay kesa pasma. Oh. Kasi gawa-gawa lang yung pasma. Oo nga daw. Ayos. So yun, okay. Maraming salamat, Perf. It is an honor. It's salamat, Gerald. Yes, it's an honor to have you on the show. And again, I look forward to meeting you in person. And I'm sure yung mga nakikinig sa atin appreciated everything that you have shared. Yun!